Everyone, welcome back again to my channel. It's me, Gracia Liliana, ang inyong kantarang vlogger from Ligon City, Lanao del Norte. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng aking mga subscribers sa kakapanood ng ating video. Ayan. So today is, ano nga ba ngayon? Anong pecha na? May 6. Time check is 2:25 p.m. Ayan. So ang init talaga, guys. Ating may labas ang ating mahiwagang pamaypay. Hello lahat sa lahat ng aking mga subscribers, aking mga viewers. Ayan, kung bago ka pa sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo sa aking channel. Ayan, don't forget to click the notification bell para ma-notified kayo ng every video sa re-uploaded. Lalo-lalo na sa aking mga business tips, ayan, business ideas at saka business experience na sinishare ko dito sa aking YouTube channel na may learnings kayong matutunan, okay? So kung nagustuhan nyo naman ang video na to, please click naman nyo yung like button tsaka i-share nyo naman din sa inyong mga kakilala. Ayan. So ngayon is may i-share lang yun naman ako sa inyo. Alam nyo ba, guys, nung simula noong natanggal sa work yung husband ko, na-lay off siya kasi yung whole department nila is talagang nawala, in-erase ng kanilang company. So isa siya doon sa natanggal. Out of 50 employees, isa siya doon sa natanggal. For almost 1 year and 2 months na. Magti 3 months kasi March 1, April 1, lagi May 1. March 1, April 1, May 1. Ayan. So 1 year and 2 months na wala pong work yung asawa ko. So dito lang talaga kami lahat umukuha sa aming tindahan. Lahat ng mga gastusin namin, pangbayad namin sa tuition, pangkain, pangbayad ng utang, pangbayad ng bills, pangbayad ng mga panel, ganyan. So, dito talaga namin kinukuha. Dati, hindi ko pa masyadong nakikita kasi medyo marami pang laman yung aming tindahan at saka meron pa kaming panggastos namin personal kasi may separation fee siya that time na nasisave. Ayan. So, naiipon namin sa panggamit namin, panggastos namin araw-araw. Pero after ng mga ilang buwan, doon ko na na-realize at unti-unti nang walang laman yung aking tindahan. Parang naubos na siya. Yung ganun. So, sabi ko, bakit nagkaganito? So, buti na lang talaga, nag-iisip talaga ako, iniisip ko, ano bang nangyari? So, yun, so, pinag-usapan namin yung mag-asawa, yung ganun. So, kasi namumblema din pala siya. Kasi nakikita din niya pala yung nangyari sa tindahan namin. Nararamdaman din na pala niya. Ayan. So, sabi ko sa kanya, kailangan mo na talagang maghanap ng trabaho or ako ba kaya yung maghanap ng trabaho? Kasi hindi pwede tayong dalawa ang nandito sa tindahan. Hindi yung tayong dalawa yung walang trabaho. At saka tayong dalawa lang yun na dito sa tindahan, wala tayong pang backup or backup pang personal, pang gamit, pang gastos natin para sa personal nating mga gastusin. Kasi as a human being, meron tayong mga pang gastos natin personal, di ba? Una na doon, yung ating mga personal hygiene. Kailangan natin bumili na toothbrush. Ako as a babae, yung anak ko babae, mga personal na gamit namin, yung sanitary napkin, yung toothbrush, yung mga ganun. Basta mga pang personal, ayan. So sabi ko sa kanya, kailangan mo na magtrabaho. Pero guys, sa dami-dami ng kanyang teaka nang inapplyan, hindi talaga siya tinawagan. Ano ba nangyari? So yung nag-a-apply siya hanggang sa pag-take ng exam. Afternoon, hindi na talaga. Ewan ko bakit, Lord. Until now, hanggang dun lang talaga. Pero may isang company na nag-ano sa kanya, pinapasa siya lately. Kinukuha siya ng dati niyang manager doon sa previous niya na company kasi may vacant daw na vacant na position doon na kailangan nila, which is pwede doon sa asawa ko kasi fits siya doon sa qualification na hinahanap ng HR. So pinapasa siya
last week, tapos kahapon, nag-take siya ng exam. Hopefully, matanggap na. Kasi 1 year na siyang nag-a-apply, kakakabalik-balik, kakaka-take ng exam. Hindi pa talaga siya tinawagan na, finally, you're hired. Yung ganon, hindi talaga, wala pa talaga. Ewan ko ba, bakit kaya, siguro may ano si Lord, may plano si Lord siguro, no? So, hintay lang naman kami. Pero, yun na nga, kasi yung tindahan namin naaapektuhan na kasi yun, yung pangkain namin, yung mga anak ko. Ayoko naman yung mga anak ko, tinitipid na lang lagi nakakakain ng noodles, kakain ng itlog, yung lagi na lang itlog, laging noodles, yung beef loaf, yung corn beef, yung ganon. Naku, oh my gosh, hindi, naawa ako kasi, ano eh, lumalaki kasi sila na yung lagi masarap ang ulam, niluluto ng kanilang papapi doon sa tinitirhan namin doon sa sister-in-law ko na lagi masarap ang ulam kasi si Kuya Incidis laging nagluluto ng masarap na ulam yung mga anak ko na sasanay. So ngayon, kailangan ko talagang maghanap ng other extra income. So hindi ko talaga alam kung paano kasi kaming dalawa ng asawa ko is walang trabaho. So ito lang tindahan namin. So sabi ko sa kanya, maghabal-habal ka na lang. Mag-angkas ka na lang tuwing hapo at tuwing gabi from 7 or ba kaya 8. Ayan, so yun, nag-angkas siya. Well, effective naman kasi hindi naman siya nag-angkas every night, pero paminsan-minsan pag nag-aangkas siya, kumikita talaga siya ng mga 250, 300 o iba kaya 400. Pero nung Biyernes, kumikita talaga siya ng 500. Nagulat na lang talaga ako. Ha? Bakit 500 yung kita mo? Ano na lang? Ang laki naman, sabi niya nga. Siya nga, ang dami kasi ng tao kasi sa city is ano eh, open yung night market, tapos doon sa mga club doon sa Balao is open din, ang dami daw tao, ang dami daw mga pasahero. So yun, nakaka-500 siya ng isang gabi. So not bad, di ba? So yun yung ano namin, ginagawa namin para lang maka-extra income. So wag naman natin iasa lahat sa tindahan. Kasi pag iasa natin lahat sa tindahan, lulubog at lulubog talaga yung tindahan natin. Kaya ang ginagawa ko, nagbebenta ako ng sabon sa online, yung mga pre-loved clothes ko, binabenta ko na para lang maka-income kasi, di ba? Hindi ko naman yon ginagamit, natetenga lang doon, ano lang, binabahayan lang ng ipis. So, why not ibenta ko lang, di ba? Hindi ko naman siya magagamit, lalo na yung mga pinaglumaan ng mga damit ng mga anak ko, pinaglumaan ng damit namin, ayan. So, binibenta ko siya online. Well, hindi naman siya lahat na benta, pero may benta doon sa ibang mga item na pre-loved clothes ko, na which is, wala naman akong puhunan doon, no? Yung akin lang naman is that, picture lang ako, tapos pinupost ko siya. By doing that, nakaka-earn ako ng extra income. So, hanggang ngayon, yun yung ginagawa namin, na mag-ano siya, mag-angkas, or maghabal-habal siya every night until 11 p.m. Although, delikado siya, pero sabi ko sa kanya, huwag kang pupunta sa malalayong na lugar. Diba, alam mo naman yung mga address dito. Sabi niya, hindi daw. Dito lang daw siya sa city, naghabal-habal. Yun, pero hindi, minsan, hindi natin may iwasan mag-alala kasi syempre, delikado yung panahon ngayon, diba? So, yung paghahabal-habal niya, guys, at pagbebenta ko ng mga pre-loved clothes at pagbebenta ng sabon online, nakakatulong talaga siya, no? Sa pangtustos namin, yun sa mga personal namin mga expenses, okay? Alam niyo, guys, kung hindi kaya sagutin lahat ng tindahan yung mga expenses natin, huwag niyo pong iasa lahat sa tindahan kasi lulubog at lulubog talaga yan. So, dapat tayong maghinap ng ibang pagkakakitaan. Dapat tayong mag-add ng additional income para doon hindi naman kawawa masyado yung tindahan natin. Una, doon lahat kinukuha. Okay? Okay lang naman kung doon lahat kinukuha kung yung tindahan natin is malaki at saka maraming benta. Walang masama doon. Pero kung hindi kaya, dapat mag-isip tayo ng ibang paraan para makapaghanap ng extra income para hindi naman natin kinukuha lahat ng mga expenses natin sa tindahan. Ayan. So, kung hindi kaya ng tindahan, huwag natin iasa lahat sa tindahan. Try natin maghanap ng another extra income. Huwag natin iasa lahat sa tindahan
lahat ng gastos natin kasi lulubog talaga. Kawawa naman yung ating tindahan kung ganun yung ating gagawin, diba? So as much as possible, magdagdag tayo ng another extra income. Pwede tayo magdagdag ng magluto ng pagkain. Yung mga lutong bahay kasi uso yung mga ganun, mga ready to eat na mga pagkain. Mga pagkaing bahay, yung ganun, mga prito-prito, itlog-itlog, ganyan. Tapos mga sabaw-sabaw or mga gulay-gulay, ganyan. Yung ano lang, maliit lang yung kapital. Pwede din kayo mag-barbecue, or di ka magbenta ng siomay, mga palamig, lalong-lalo na ngayon, summer, ang init-init, I'm sure mabenta yung mga ganun na mga palamig, di ba? Ako, nagpa-plano nga ako magbenta ng siomay at saka palamig, pero kailangan ko talaga siyang i-prepare muna kasi, kailangan ko pa ng steamer. So, yung sister-in-law ko, may dalawa siyang steamer doon sa bahay niya. So, sabi ko, hiramin ko muna yon. Gagamitin ko dito kasi magbenta ko ng siomay pang dagdag extra income habang wala pang work yung aking asawa. Ayan, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys para may idea kayo if ever na gusto nyo magdagdag ng income at saka huwag nyo iasa sa lahat sa tindahan yung ating mga gastusin, no? Pag hindi kaya, gumawa tayo ng ibang paraan para hindi naman masyadong kawawa yung tindahan natin. Ayan. So that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys. Sana ay nakatulong ang video na to. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please do subscribe and then don't forget the notification bell para ma-notify kayo every video sa re-uploaded. Paki-like na lang din at paki-share na lang din sa video na to. Ayan. That's it. I'll see you in my next videos. God bless. Happy selling and gracious everyone. Bye!